Dahil nga po sa kakulangan ngayon ng Golden State Warriors ng mga players, napilitan nga po ang kanilang team na kumuha ng bagong manlalaro. Yan naman ang ating unang aalamin na susundan ko na rin ang balitang sinuwerte nga po ang Chicago Bulls sa dalawang dating player ng Lakers sa tambalitang nagsisimula nang ang magbanta si Devin Booker. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang sinabi ni Skip Bayless na peke lamang nga daw po ang injury ni LeBron James at ang sinabi ni Dennis Schroeder na para nga kay LeBron ang pagkapanalo ng Lakers ngayon. Kaya mga idol, tara! Bagamat man nga po mga idol, nakatungtong na ngayon ng Golden State Warriors sa 5th pwesto sa West, meron pa rin naman nga silang malaking problema ngayon. At yan nga po ang pagtatamo ng injury at pagkawala ng kanilang mga manlalaro. Bale, 5 player nga po sa kanilang kasalukuyang lineup ang mawawala at hindi makakapaglaro sa kanilang magiging game bukas kontra sa Clippers na kinabibilangan nina Andrew Wiggins, Stephen Curry, Andre Iguodala, Gary Payton II at si Ryan Rollins. Maliban nga po sa kanilang 5, mayroon na rin naman nga pong tinatamong injury ngayon ng kanilang player na si Jordan Poole na nakalista bilang probable. Kaya medyo dihado nga po ang Golden State Warriors sa kanilang lineup ngayon. Kaya dahil dyan, kailangan nga po nilang kumuha ng isang bagong player sa katauhan ni Lester Quinones. Ayon nga po sa inilabas sa balita ni Shams Aranya ng The Athletic, binigyan nga po nila ito ng 10-day contract. Isa rin naman nga ito sa mga rason bakit kinuha nila ay upang mas mapahaba pa ang paglalaro sa regular season ng kanilang two-way player na sina Anthony Lamb at si Ty Jerome. Samantala, dumako naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang sinuwerte nga po ang Chicago Bulls sa dalawang dating Laker na kanilang kinuha. Para nga po sa inyong kaalaman, simula nga po ng kunin ng Bulls si Patrick Beverly at makasama niya sa kanilang team ang dating Laker din na si Alex Caruso, ay nagkaroon nga sila ng record 3 wins 1 loss na isang magandang sinyales na maganda ang kanilang tandem sa backcourt. Pareho rin naman nga silang defensive player, kaya madali nga nilang napipigilan ang kanilang kalaban kahit mag-switch man sila ng bantay. Habang dumiretso naman tayo sa ating pangatlong storya sa balitang nagsisimula na nga pong magbabala si Devin Booker patungkol sa super team na nabuo nila. Kasabay nga po ng pagkakakompleto ng Suns sa paglalaro ni Kevin Durant sa kanilang game kontra sa Charlotte Hornets, nagsisimula na rin naman ditong magyabang si Devin Booker. Ayon nga po sa kanya, sa talento nga po ang hawak ngayon ng kanilang team, ay siguradong magkakaroon sila ng napakalaking chance na magdumina sa kanilang susunod na laban. Kaya mukhang kailangan nga talagang maghanda ng buong NBA teams. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya sa sinabi ni Skip Bayless na peke lamang nga daw ang injury ni LeBron James at ang sinabi rin naman ni Dennis Schroeder na para kay LeBron ang pagkapalaro nila. Sa pangalawang sunod na pagkakataon, hindi na naman nga po nakapaglaro si LeBron sa laban ng Lakers kontra sa Oklahoma City Thunder. Pero kahit man nga malinaw pa rin naman talagang meron itong iniindang injury, ay pinaghihinalaan pa rin naman siya ni Skip Bayless na pinipeke lamang nga daw niya ang kalagayan ngayon. Ayon nga po kay Skip Bayless, dahil nga daw sa ibinubulgar ngayon ng kampo ni LeBron kung anong klaseng injury ang kanyang tinamo, siguradong meron pa nga talaga silang tinatago sa publiko. At gayong nabanggit na rin naman natin si LeBron, inamin rin naman nga po ni Dennis Schroeder na para sa kanya ang kanilang pagkapanalo kontra sa Oklahoma City Thunder, gayong kailangan nga talaga nilang mag-step up kahit ano man ang mangyari, lalo pat napakahalaga nga po ng lahat ng kanilang mga natitirang laban. So that's it mga idol, ang ating bagong video ngayon na ating pinagkwentuhan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Syempre i-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol.